Kung ang sarili mo nakuha mong lokohin, wala ka nang hindi kayang lokohin. Kaibigan mo, kakilala mo, barkada mo, mga mahal mo sa buhay, eh sarili mo na nga niloloko mo eh. Sino pa ang hindi mo kayang lokohin? Wala ka nang hindi kayang lokohin. Ganito ang sitwasyon ng taong obsessed sa kapwa niya. Lahat ng paraan ng kasinungalingan nakahanda silang gawin. Lahat ng paraan ng pagkukunwari nakahanda silang gawin para lang papaniwalain ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sabi nga po sa kanta, nakaw na pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala ng pag-asa at karapatan. O, tingnan nyo po, nakaw na pag-ibig lang eh. Bakit nakaw? Laging nagmamadali eh. Laging patago. Laging patago na katago. Kasi nakaw na pag-ibig. Laging nakakubli. Eh, sabi nga, baliw na pagmamahalan. Eh, no? Sabi dun sa kanta. Pero kahit anong tago, kahit anong kubli ang gawin mo, eh, lilitaw at lilitaw ang totoo. Kaya nga, nire-remedyohan kapag nahuhuli, nabibisto. Pinagtatakpan nila yung kanilang ginagawang hindi tama. To the point na nagpapakunwari sila, to the point na lahat ng ginagawa nila ay itinatago nila at ipinagsisinungaling nila kahit sa mga mahal nila sa buhay, ginagawa nila yun. Para lang mapagtakpan ang kanilang maling pagmamahalan. Kaya alam niyo po mga lodi, no? Bago ka pumasok sa ganyang relasyon, napakasalimuot niyan, eh mag-isip kang mabuti. Mag-isip kang mabuti. Eh sabi nga po doon sa kasabihan, no? Para kang namulot ng bato na ipupukpok mo sa sarili mong ulo. Eh baka akala mo kaya mo siyang baguhin ng iyong pagmamahal. Eh kasi merong mga ganun namang pangyayari. Yung si ganito, hindi naman niya talaga mahal. Bakit naging successful yung pagmamahalan nila? Kalaunan natutunan siyang mahalin. Naging successful. Tama naman yun, nangyayari talaga yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay may kaisang pangyayari sa bawat isa. Hindi ko mo nangyari kay Pedro, maaaring nangyari kay Juan. Or mangyayari din kay Juan. Maaaring may nangyari kay Juan ganito, naging successful yung love life niya kahit hindi siya mahal nung una, eh kay Pedro maaaring hindi ganun ang mangyari. Mabuti kung mabuti na ang mangyayari ay magiging maganda ang resulta. Eh paano kung hindi? Diba? Nakaw na pag-ibig, laging nakakubli, baliw na pagmamahalan, wala ng pag-asa at karapatan. Eh, paano kung ganun ang naging resulta? Kaya ang pagmamahal, pakikipagrelasyon, eh lalo na kung magsasama kayo, eh dapat talaga pag-isipan yung mabuti. Dapat talaga mahal nyo ang isa't isa. At kung meron mang mga pangyayaring hindi naging maganda, eh dapat ito yung nagsasama na kayo, maging maayos ang lahat, maging maganda ang lahat. Kaya kung meron mang mga ganyang sitwasyon, mga lodi, no? Eh talagang kinakailangan pag-isipang mabuti, hindi tayo basta sugod ng sugod, hindi ka basta halabira na para kang sundalo o para kang makikipaggera, napupunta ka sa gera, wala kang bala. Diba? Paano ka mananalo sa gera noon kung wala kang bala?
Diba? Paano ka mananalo sa gera nun? Paano ka makakasurvive? Any wala kang kagamit-gamit na dala, katawan mo lang, di ba? So ano po ang ibig sabihin? So hindi basta-basta sumusubo sa ganung relasyon lang. Ano po? Na parang ang tiwala mo lang eh, kapag minahal ko to, eh mababago ito, di ba? Kapag pinadama ko ang tunay kong pagmamahal, di ba? Eh hindi mo naman alam ang kalooban ng kapwa mo, di ba? Hindi mo naman nakikita yung puso, ngayon nakangiti. Eh mamaya, galit na pala. Ngayon sabi sa'yo, mahal ka. Yung pala, kapag kaharap ka lang, doon ka mahal. Pero kapag nakatalikod ka na, mahal siya. Diba? Eh merong mga ganun. So. Pero, kagaya nga na sinabi natin, eh malay mo yung nangyari kay Pedrong naging successful ang love life. Kahit nung una'y medyo hindi maganda, eh malay mo ganun nga rin ang mangyari sa'yo. Basta pag-isipan lang mabuti, ang pagmamahal. Ang pagmamahal na totoo, pagmamahal na tapat. Pagmamahalang tunay sa isa't isa.